아빠. Salamat, ah. Ang bilis naman ang pangyayari. Oh, eh, well, I had to make a quick decision. Tsaka, sana talaga magtuloy-tuloy na yung change ni Peter for the better. Change? Parang bariya. Hindi yan totoo. Ang importante po, Yaya Elena, wala po siya sa bahay. Si Peter! Pasok, pasok! Dali, tulungan! Ah, ano pong ginagawa niyo? I have something for you. Alam ko, favorite mo to. And I also want to say, I'm sorry. Sigurado bang hindi natablan ng bala to? Oo. O yung mga microphone nyo, sir, ha? Siguraduhin nyo lang na nakatago. Apo. Pati po yung mga body cam natin, huwag lang po matatakpan. Apo. Tay, tay, okay lang ho ba kayo? Hindi ho ba kayo kinakabahan? Medyo, anak. Ganito pala yung pakiramdam, ano? Dati, pinanunood ko lang. Ngayon, gagawin ko na. anak, kung ano man ang mangyari sa amin ng nanay mo, may iniwan nga pala akong sulat para sa'yo, para kay Manny, tsaka para kay Renz. Nasa loob ng aparador, kunin mo na lang, ha? Yung akin, nasa ilalim ng kama, ha? Nay, tay, ano ba yung sinasabi niyo? Totoo ba yan? Biro lang, anak. Pinagagaan lang namin yung loob namin kasi kinakabahan na kami. Basta po, siguraduhin lang natin na makikinig tayo mabuti sa mga earphones. And be aware of your surroundings at baka may kasama tong suspect natin. And pag sinabi namin na positive, tapos na po, mission nyo. Ma'am, ito na po yung camera at saka report. Hello. Hoy, Peter! Anong petsa na? Kala ko ba sasama ka sa bentahan? Oo, oh, ito na. Ito na. Naka na kasi. Oo, oh, pupunta na ako. Sige. Mahal, asan na ba si Francis? Iwan ko. Sir. Clear pa po ang area. No signs of Peter and Francis. Sir, andyan na si Francis. May kasama siya. Sir, sandali. May maharang. Mas nakikita siya para sa'yo. No, no, no. Stand your ground. Dito tayo. Mr. and Mrs. Montemayor. Mr. Villanueva? Assistant ko nga pala. Hello. Maupo ka. Maupo ka. Sige po. Madam, sir. Kung ako po ang tatanungin, mas gugustuhin ko talaga na makita niyo yung lupa sa bukid nun. Alam ko naman na bariya-bariya lang sa inyo 50 million, pero malaking pera pa rin yun. Sa tingin ko, dapat siguraduhin niyo talaga kung worth it yung bibili niyo. Kailan ba namin pwedeng makita yung property? Next month, sir. Next month? Ang tagal naman nun. Han, hindi pwede. Napagmayabang ko na sa mga amiga ko na bumili tayo ng lupa sa Bukidnon at next week na ang construction ng ating rest house. Hindi pwede. Madam, pasensya na po.
Prime property kasi yung lupa sa buwan doon. So, marami po talaga ang tumitingin. Han! Tama. Tama ka naman. Pero sigurado naman kaming bibili namin yung property na yan. Sa katunayan ay handa akong magbigay ng pera para lang maireserba mo sa amin yung lupa. Meron ako ditong 200 pesos. 200,000 pesos. Sir, ma'am, sa totoo lang po hindi po talaga ako tumatanggap ng pera at hindi po nakikita ang lupa. Siyempre, sir, ang gusto ko, basta satisfied yung kliyente sa akin. Pero kung gusto niyo naman talaga at ini-insist niyo, wala namang problema sa akin. Total, nandito naman yung kontrata na nagpapatuloy na nagbigay niyo sa akin ng reservation fee. Yung ballpen. Pwede na yun ng permahan, sir. Marlo, na yan ha. Kontrata na lang. Noli, kalumpang? Hindi ba Montemayor kayo? Sabi mo, dadating ka, di ba? Kaya, pinaghanda na kita. Well, you know, you didn't have to. I mean, nagdala ako ng food, oh. Thank you, Han. Pero like I said, tama na yung mga araw na lagi ka nagsasilbi sa akin. Now, ako naman. But... Sino po sila? Mga NBI po kami. Nandiyan mo ba si Mr. Peter Smith at Natalia Smith? Tungkol saan po ba to? Kayo ba si Mr. Peter Smith at Natalia Smith? Yes. Why? Sumama ko kayo sa amin. May nahuli kaming suspect na si Francis Villanueva for Estapa. At itinuturo kayo mga kasabwat niya. What? Peter! How many times do we have to say wala kaming kinalaman sa mga pinagsasabi niyo? You? I knew it! Kayo na naman may pakinaan ito, no? Oo, kami. At ngayon na nahuli na sa akto si Francis, sige, pagsinungalingan nyo pa. Patty, Han, well... Han, it's okay. Nadarating na si Attorney Dan. Alam niya ang gagawin. Yelena.
pwede po tayo dumalaw kina Tita Natalia bukas? Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko pa nakakausap sila pati. Si Tito Peter naman po talagang may kasalanan eh. Pero may pera naman po tayo, di ba? Bakit hindi po tayo kumuha ng lawyer para makalabas si Tita Natalia? Pwede. Tapos, hayaan na natin mabulok doon si Peter. Bakit po ganun si Tito Peter? Di naman po siya ganun dati, ah. Naku, Robin. Paglaki mo, madami ka pang makikilalang ganung klase ng tao. Pagdating sa pera, walang sinasanto. Walang moralidad. Papatay para sa pera. Talaga? Uy, nagsalita, bali yung pera na dinaon ninyo, hindi muna natin mababawi kasi gagawing marked money para sa ebidensya. Eh, yung binayad mo? Hindi, tumawag ako sa banko eh. Hindi pa na yan cash o deposit. Pinastop payment ko muna. Uy, Mr. and Mrs. Fernandez, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Mr. Ilaban, thank you for contacting me. And I'm very, very sorry at nag-doubt ako sa inyo last time. Okay lang po yan. Maraming salamat. No, hindi sila pwedeng ma-detain dito. Kung mas may matibay kayong ebidensya, eh di balikan nyo kami. O kaya mas maganda, mag-file sila ng demanda. Mr. and Mrs. Smith, let's go. Alis na tayo. Attorney, sandali. Ano to? Excuse me, hindi ka kasama. Call your lawyer. Ha? Bakit? Sandali lang. Ano to? Bakit pwede silang paalisin, ha? They have no involvement in this case. Anong wala? Ano? Imposible hindi magkasabot dyan. Business partners yan eh. Sino po ang mga biktima? Kami. Sino ang nagbenta sa inyo ng property? Si Francis. Yun. At ang binibenta niya yung lupa ni Robin Cortez. Na pinabenta rin ni Mr. and Mrs. Smith sa kanya. Approved by the law, Mrs. Smith is a legal guardian of Robin and his properties. Wala rin silang kaalam-alam that Francis Villanueva sold the property to multiple buyers. So, my clients are also filing a case against him. Anong sinasabi mo, walang kalam-alam? Pinagplanuhan namin ito ni Peter. Hayop kita, Peter! Hayop ka! Ibuon nyo, ha! Babawi ako sa'yo! Hayop ka, Peter! Sa mga naloko ni Francis, I suggest you file an estafa case against him. Makikipagtulungan po kami. Sandali lang. Absuelto na sila, talaga ba? Patty, we're innocent. Hindi kayo inosente. Teka lang, Patty. Ganito ba ngayon? Even without proof, dahil lang tinuro, guilty na? Hindi na ba uso due process? Kung gusto nyo kami makulong, i-demandan nyo kami. Pero yung may matibay na ebidensya, hindi lang dahil business partners kami. Have your lawyers call me para mapag-usapan namin ang pag-file ng kaso. Here's my sorry sa lahat ng nangyari sa atin. I was just trying to protect my wife. Dahil gustong-gusto niyo siyang i-provoke, I got defensive. I did a lot of stupid things. But I was wrong. We were all wrong. Dapat, Leah, nung sinabi mo nag-iimbestiga si Marlon, nag-iimbestiga na rin ako kay Francis. Para hindi niya ako niloko. Anong sinasabi mo? Si Leah, nung sinabi niya na iniimbestigan kami ni Marlon, sana kumilos na rin ako. Hindi ko sinabi sa inyo. Inasume mo lang yun. I did. But you gave me the idea. Actually, gusto namin magpasalamat sa inyo. Because if not for you guys, hindi man namin malalaman na niloloko na pala kami ni Francis. So thank you. Alis na kami. It's been a long day. Dahil sa'yo, Leia. Dahil sa'yo, nakapaghanda si Peter. Pat. Hindi, Marlon. Nakita mo naman kanina, di ba? Kalmadong-kalmado si Peter. Kasi naayos na niya to. Naisip na niya na pwedeng mangyari na idiin siya ni Francis. Napagplanuhan na. Tinulungan mo si Peter na maging malinis ang pangalan niya. Ngayon, nasan si Robin?
kasama nila, kasama ni Natalia, kasama ng halimaw niyang asawa. Dahan-dahan ka lang sa mga accusations mo, Patty. Hindi ko sinadya ang nangyari. Babe. Hindi mo nga sinadya, pero nangyari na. Wala na nasa panganib na si Robin. Why do you still insist na nasa panganib si Robin? Di mo ba naisip na baka mali ang mga akusasyon mo kay Peter at Natalia? Ano pa ba ang gusto mo, Pat? At bakit galit na galit ka sa akin? Tungkol pa ba to kay Robin? O dahil galit ka sa akin dahil gusto mo mabawi si Marlon? Yeah. Bakit ko babawiin yan? Pinakawalan ko yan. Pinakawalan? The last time I checked, si Marlon ang nag-file ng annulment laban sa'yo. Para makawala siya sa'yo. So kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Tama na, ano ba? Ako kung tinuturo, ah! Tama na yan! Tama na. Tama na! Tama na! Ano tama na? Eh dahil sa kanya nasira ang plano natin, nilaglag niya tayo. At hindi naman niya sinasadya eh. Alam mo? Oo, pero wala naman siya intensyon na sirain mga plano natin. Walang intensyon, Marlon. Nasira na, nakapaghanda na si Peter, wala na si Peter ngayon. Hindi naman natin sigurado kung totoo lahat ng mga nangyari. Di ba nga, sa'yo pa nang galing na huwag tayong basta-basta maniniwala kay Peter. Ba't huwag na tayong magsisihan dito? Walang magagawa itong mga galit natin. Oo, oo nga. Wala. Nangyari na eh. Pero ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa korte na nasa maling tao ang anak ko. Kahit pa mag-isa na lang ako kasi ikaw, mukhang okay ka na. Ate! Please po, Papa God. Huwag po sanang makulong si Tita Natalia. At huwag mo din po pababayaan si Nanay Tatay at lahat ng love ko. Thank you po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tulog na. Yes. Tita Natalia! Hey, Robinkins! Thank you po, Papa God. Hindi po nakulong si Tita Natalia. Really, Robinkins? Pinagdasal mo ang Tita Mami? Thank you. Kaya pala nag-work eh. Hello. Hinatid ko lang ang Tita Mami mo. Aalis din ako. Alam ko, mahirap bumawi sa'yo. Pero nag-uusap kami ng Tita Mami mo. Guess what? Pinapasabi ni Tito Daddy mo, ipapastop na daw niya yung motion to deny access para sa nanay at tatay mo. O, di ba? Ang happy! Sinabi yan. Parang hindi naman niya tatanggapin eh. And if I'm right, hinihintay niya tong moment na to. Hindi ganun si Patty. Ako rin naman eh. Nagalit ako nung nalaman ko.
tama siya. Lahat ng to, hindi to tungkol sa amin. At hindi rin to tungkol sa atin. Babe, I'm really sorry. Lalo na dun sa part na yun. It was uncalled for and napaka-unfair ko. Please, sorry na. Kakausapin ko si Patty pag natapos na tong lahat. Huh. Babe. Pati anak, hindi ka pa ba okay sa nangyari kagabi? Mahirap kong mag-move on sa ganun. Naisahan na nga ho ni Peter dun sa kaso. Si Marlon, kinampihan pa si Leah. Pati, parang wala namang kinakampihan si Marlon. Anong tawag dun sa pagtatanggol niya kay Leah? Alam niya yung ginawa ng girlfriend niya. Parang pinaparamdam pa niya sa akin na ako yung mali. Dahil nagalit ako kay Leia. Siyempre, pakiramdam ko, di ba, wala na akong kakampi. Gusto mo bang kampihan ka niya? Opo. Kampihan niya ako laban kila Natalia at Peter. Okay lang ngayon. Bakit, Natalia? Oh, galit agad? Wala man lang hello, wala man lang good morning. Paano hindi ako magagalit? Maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga kalokohang pinagagawa ninyo tapos natakasan nyo lang ni Peter. Patty, please. I know I made a lot of mistakes, but believe me, this is not one of them. Sorry, Natalia. Oh, sige. Pwedeng maniwala ako na hindi ka sangkot dito. Pero sa tingin mo, maniniwala ako na walang kinalaman dito si Peter? pakiramdam ko nga, meron siyang pinanghahawakan sa'yo. Kaya hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa rin siya. Natalia, di ba sinabi ko, magsabi ka lang sa akin, tutulungan kita. Peter and I are dealing with our own problems. Kaya huwag ka nang mangialam doon. The reason I'm calling is because sasabihin ko lang sa inyo na babawiin ko na yung motion to deny access para sa inyo ni Marlon. Actually, si Peter ang nag-push noon as a gesture of goodwill between us and a chance para magkaayos na tayo ulit. So, ano to utang na loob namin sa inyo ni Peter? In the first place, kayo ang nagsimula nito. Oh, why can't you just be happy and grateful, Patty? You know what? I really just want this to be finished na. Ayoko na makipag-away. So, pwede ba? I'm inviting you to dinner, you and Marlon. And actually, you can bring Harold if you want. Ayoko na kasi makipag-away. It's so cheap. Please come. Robin will be expecting you.